Immaculate Mother, to you do we plead. Do ask God our Father for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We gather as one family celebrating the love of God, and we ask the Lord to continue to bless us. In a special way, we ask the Blessed Virgin Mary to accompany us in our prayers, to join us in our offering to our Lord. She, who loved the Lord so much, who followed Him till the end, may grant us also that faithfulness and love. To prepare ourselves to celebrate this sacred mystery, let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. Lord Jesus, You are the fulfillment of the Father's promise of salvation. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, You are the Son of God and the Son of Mary. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, You will return in glory to judge the living and the dead. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May our loving God have mercy on us. Grant us healing and peace. Teach us to forgive one another and bring us all to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, Lord God, that we, Your servants, may rejoice in unfailing health of mind and body, and through the glorious intercession of Blessed Mary, ever-Virgin, may we be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness. To our Lord Jesus Christ, Your Son, who lives and reigns with You in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of Job. Job answered the Lord and said, I know that You can do all things, and that no purpose of Yours can be hindered. I have dealt with great things that I do not understand, things too wonderful for me, which I cannot know. I had heard of You by word of mouth, but now my eyes have seen You. Therefore, I disown that I have said, and repent in dust and ashes. Thus the Lord blessed the latter days of Job more than his earlier ones, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 she asses. And he had 7 sons and 3 daughters, whom he called the first Jemima, the second Keziah, and the third Karen Hafbuk. In all the land, no other women were as beautiful as the daughters of Job, and their father gave them an inheritance along with their brothers. After this, Job lived 140 years
and he saw his children, his grandchildren, and even his great-grandchildren. Then Job died old and full of years. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your face shine in me. Lord, let your face shine on me. Teach me wisdom and knowledge, for in your commands I trust. Lord, let your face shine on me. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Lord, let your face shine on me. I know, O Lord, that your ordinances are just, and in your faithfulness you have afflicted me. Lord, let your face shine on me. According to your ordinances, they still stand firm, all things serve you. Lord, let your face shine on me. I am your servant. Give me discernment that I may know your decrees. Lord, let your face shine on me. The revelation of your words sheds light, giving understanding to the simple. Lord, let your face shine on me. Please all stand. Alleluia, 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 alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The 72 disciples returned rejoicing and said to Jesus, Lord, even the demons are subject to us because of your name. Jesus said, I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power to tread upon serpents and scorpions and upon the full force of the enemy, and nothing will harm you. Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. At that very moment, he rejoiced in the Holy Spirit and said, I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Turning to the disciples, in private, he said, Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. We also pray for those who are joining us online
especially the sick and those who are taking care of the sick, and all our devotees from all over the country and from the different parts of the world joining us in this Mass at Quiapo. And every Saturday, we hold our Pilgrim's Mass. Kahapon po ay First Friday, alam natin, dumagsa lahat ng mga deboto at yung iba naman po sa inyo ngayon ay humahabol pa sa pagdedebosyon, lalo na po ang mga galing pa sa mga malalayong lugar. At higit sa lahat, ang mga nagpapasalamat sa mga biyaya, himala at pagpapala na ipinagkaloob sa kanila ng Poong Nazareno. And this Pilgrim's Mass is also dedicated to our international devotees. We are aware that more and more of our OFWs have settled already in different parts of the world, and that is why they also want to introduce this devotion to their children and grandchildren who may not anymore know Tagalog or Filipino. So this Mass is also for our international devotees. Kaya binabalanse po natin, may English, may Tagalog, para po sa lahat. Dahil hindi po ba ganun din naman talaga ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno para sa lahat? Ang mga narito po, dahil nagpapasalamat sa mahal na Poong Jesus Nazareno, iparinig nyo nga po sa ating mahal na po ng inyong palakpak ng pasasalamat. Ayan, hindi pa ganun kalakas. Kung may iba eh, may hinihingi pa, antayin pa na mabuo ang pasasalamat. Mamaya, yung mga may birthday, wedding anniversary, at yung mga iba pang may pagpapasalamat ay aking kayong babasbas ang pagbabako mamaya. But if there is one thing we could perhaps look forward to in thanking the Lord, today is First Saturday, the day of Our Lady, and today it is also the month of the Holy Rosary. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina, Mama Mary, sa kanyang panahon na ito. And today also is an optional memorial of Saint Faustina Kowalska. If you're familiar, kung kayo po ay deboto ng Divine Mercy, kilala nyo po si Saint Faustina. Sa kanya nagpakita ang ating Panginoon. Kaya dun sa may kumpisala natin, meron tayong imahe doon ng Divine Mercy. Yun yung itsura ng Panginoon nung nagpakita siya kay Saint Faustina. If there is one thing common between the Blessed Mother and Saint Faustina, it is that they saw the Lord. Nakita nila si Jesus. Di ho ba pambihirang biyaya yun? Tayo nga dito, masayang-masaya na tayo, makita lang natin ang imahe ng Poong Nazareno. Ito ay larawan lamang, tanda lamang. Hindi ito si Jesus. Ang Panginoon natin ay nasa langit. Ang mga estatwa, ang mga rebulto, ang mga larawan ay mga tanda lamang. Kaya nga, lagi ko pong ipinapaalala sa inyo, higit na mas mahalaga ang tinatanggap natin sa banal na komunyon sapagkat yun ang tunay na katawan ni Kristo. Ang imahe po ng Poong Nazareno ay parang picture, larawan lamang. Pero yung nasa loob po ng tabernakulong ito, yung tatanggapin nyo mamaya, yan mismo si Jesus. Pero mabalik tayo doon sa binanggit ko kanina, hindi po ba pambihirang biyaya yun? Siguro kung tatanungin kayo, gusto nyo bang makita ang Panginoon? Natitiyak ko lahat tayo sabihin natin, siyempre naman, Father, eh yung Nazareno nga, makita ko lang, ang saya-saya ko na. Paano pa kaya kung mismong si Jesus ang makita ko? Siyempre, iba sa inyo matatakot pag sa gusto mo na ba agad ngayon, makita na ang Panginoon. Sabi nyo, huwag naman muna, Father. No? Kasi isipin nyo, pag nakita ko ang Panginoon, eh dapat medyo deadball na ako, no? Para makita ko na siya.
Pero mga kapatid, huwag ho tayong pakakasiguro. Alam natin, maraming tao ang nakakita kay Jesus pero hindi nakilala si Jesus. Di po ba? Opo, si Mama Mary, si San Jose, nakita nila si Jesus. Pero tandaan nyo, si Herodes, si Pilato, si Barabas, si Caiphas, nakita din nila si Jesus. Pero hindi nila nakilala si Jesus. Kaya pala, hindi pala automatic, hindi pala pambihirang biyaya agad yung makita mo si Jesus. Kasi pwede ring nakita mo siya, pero hindi mo siya nakilala. That is why, aside from praying that we may see the Lord, we may also recognize the Lord. And here is the good news. Recognizing the Lord does not necessarily need our eyes, but our hearts. Ang makita ang Panginoon, siguro sabihin nyo, eh, Father, paano ko makikita ang Panginoon? Hindi naman ako nabuhay nung panahon niya. Hindi naman ako katulad ni St. Faustina na napakadasalin, kaya nag-aparisyon ng Panginoon sa kanya. Para makita ang Panginoon, kailangan ng mata. Pero para makilala ang Panginoon, ang kailangan ay ang puso. At yon ang mabuting balita. Lahat naman siguro tayo may puso. May puso ka ba? Damin mo nga ngayon, tumutibok ang puso mo. Ibig sabihin yan, may kakayanan kang makilala ang Panginoon. At nitong nakalipas na mga araw, narinig natin yung kwento ni Job. Ni Job. Naalala nyo nung Lunes? Nagdebate sa langit, sabi nung demonyo, Lord, yang si Job, kaya lang naman yan namamanata sa iyo kasi masarap ang buhay niyan eh. Masagana ang buhay niyan. Pag yan, dumaan na sa pagsubok, bibitaw na yan sa iyo. Pag yan, nagka-problema na, nagkasakit na, minalas na, kalilimutan ka na niyan. Anong sabi ng Diyos? Hindi, tiwala ako diyan. Kay Job, sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Pumayag ang Diyos. Kaya ano nangyari daw kay Job? Nasira lahat ng ari-arian niya. Namatay yung mga baka, mga tupa, lahat ng pagmimiari niya. Namatay ang mga anak niya. Nasunog ang bahay niya. Nagkasakit pa siya. Sabi siguro ng demonyo, ayan, isusumpa ka na niyan. Kasi minamalas na siya. Anong sabi ni Job? Opo, dumaan siya matinding pagsubok. Siguro ngayon, may mga nagsisimba dito, parang yung pinagdaanan ni Job, may sakit, lubog ka sa utang, hirap na hirap ka sa buhay mo, hindi matapos-tapos ang problema mo, pakiramdam mo, sandamakmak na kamalasan na nangyayari sa'yo. Kaya ka pinagsimba ngayon para marinig muli yung kwento ni Job. Anong sabi ni Job? Lord, bakit nangyayari sa akin to? Wala naman akong ginawang masama. Pero ano sabi rin ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang Panginoon. At nagtanong ang Diyos kay Job nitong dalawang araw hanggang ngayon, Job, alam mo ba nangyayari pag sumisikat ang araw? Alam mo ba nangyayari kapag lumulubog ng araw? Lord, Job, do you know what is happening on the mountaintop? Do you know what is happening at the bottom of the sea? Sa makatwid, ang daming tanong ng Diyos kay Job at isang napagtanto ni Job, marami pa pala akong di alam. Akala ko, marunong na ako. Alam ko na lahat ng mangyayari sa buhay. Marami pa rin pala akong hindi pa alam. At higit pa doon, it is not only that I do not know everything. What Job realized was that God knows everything. Kaya para bagang sinasabi ng Diyos kay Job, oo, marami kang problema, pero
hindi mo pa nakikita ang lahat. Ang buong kwento, ang mas malawak na larawan. Hindi mo nakikita ang dahilan ng mga nangyayari sa buhay. Kaya huwag kang pakakasiguro. Huwag mong isipin pinabayaan kita. Huwag mong isipin hindi kita mahal. Marami ka pang hindi alam. Kaya magtiwala ka sa akin. Mga kapatid, ganyan din ang gustong sabihin sa atin ngayon ng Poong Nazareno. Marami tayong tanong ngayon, Lord, bakit hindi gumaling-galing ang sakit ko? Lord, bakit hindi pa ako makapasa-pasa? Mamaya, magpapabless ang iba sa inyo. Alam ko, ng mga panulat nyo, ng mga papel, mga test booklet. Lord, ba't wala pa yung visa ko? Ang dami ko nang ginastos. Kailan ba ako makakapasok sa trabaho? Gusto kong sabihin sa iyo ngayon ng Panginoon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Marami ka pang hindi alam. Meron pang mas malawak na kwento. Meron pang maraming dahilan na nangyayari na hindi mo palang lubos maunawaan ngayon. At nung natanggap yun ni Job, oo nga po, Panginoon, tama po kayo, yes, Lord, I do not know everything. I do not understand everything. You are the real wisdom and power of everything in life. Doon niya nakilala ang Diyos. Balik tayo sa tanong ko kanina, gusto niyo bang makita ang Diyos? May mas mahalagang biyaya, makilala ang Diyos. Baka sa pagkakasakit mo ngayon, yan ang paraan para makilala mo ang Diyos. Siguro nga ngayon, parang nasa ilalim ka pa, hindi ka pa makaangat-angat sa buhay. Pero kung bubuksan mo ang puso mo, baka yan pala ang paraan para lalo mong makilala ang Diyos. Yung inaantay mo, na nauubos na pasensya mo, kailan ba sasagutin ng Diyos ang dasal ko? Tandaan mo si Job. Sabi ni Job, tama nga po kayo, Panginoon. Tunay nga pong nagmamahal kayo at marunong kayo. Kaya naman, magtitiwala ako sa iyo. Yes, our Lord even said in the gospel today, blessed are the eyes that see what you see. But remember what the Lord also told Thomas, blessed are those who have not seen but have believed. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, Lord, let your face shine on me. Today, let that be our prayer. Lord, let your face shine on me. Lord, makilala kita sa buhay ko, sa karamdaman ko o sa kalusugan, sa kahirapan, sa kasaganahan, sa kagalakan, sa kalungkutan. In everything, Lord, may I recognize you because that is the real blessing I will have in my life. As we continue with this Mass, let us pray for that grace. Let us ask the Blessed Mother, who always beheld the face of Jesus, who always recognized Jesus even at the foot of the cross. Mama Mary, help us to always behold and look for Jesus in our lives. Saint Faustina, always remind us of the divine mercy of God so that our joy may be complete. Please all stand. The Father reveals the mysteries of the kingdom to the little ones. Let us pray to our God, who shows such love for small and humble people. We bring all our needs before our Heavenly Father, confident of His loving care, and say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer.
that the church and its leader may not seek to impress the world with outward splendor and power, but reach out to all as humble servants. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those in power may not rely on force or weapons, but that they may use their position for the common good. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That children may get to know God by our teachings and example. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those burdened by the trials of life, the poor, the sick, and the handicapped may experience God's love and care through us. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That all those who have died may enjoy everlasting happiness in the kingdom of God. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In silence, we present our other intentions. Lord of heaven and earth, make us wise with your wisdom and help us to follow you in the humble way you have shown us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life, send us your Spirit, the source of our lives, and together we'll serve you with love. And together we'll serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Receive, O Lord, we ask, the prayers of your people with the sacrificial offerings that through the intercession of Blessed Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of the saints, especially in memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things, and extended your abundant mercy from age to age. When you look on the lowliness of your handmaid, you gave us through her the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up
for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, and all the apostles and saints, Saint Faustina of Kowalska, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. As one family, let us call on our merciful Father, our Father. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, "Peace I leave you, my peace I give you." Lord, do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Please all kneel. Behold, Jesus Christ, our Lord and Savior, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
heal. My heart full with sighs. Breathless, they dance in the sky. And when you whisper your sad lullaby, tears fill my eyes. Fill my night full with stars. Restless, my soul seeks your eyes. Soon as it shimmers, your smile in the night. Dreams fall into flight. I long to be your child, your song to fill this dark night. Light for the lost in this lonely exile. I need to hear your word, to be near you in this hard world. One little sound, it's a song, if it soars in your heart. I'll feel your word full with love. Roses shall wane from the skies. And as they scatter, gather the flower, he shall wane in our lives. As long as you're his child, his song shall fill your dark night. Light when you're lost in this lonely exile. We need to hear his word. Would you bleed to hear his hard word? Your little thorn is a rose, if it grows in his heart. As long as you believe, roses shall wane from the skies. Mga paalala sa mga nagsisimba,
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please all stand. Let us pray. As we receive this heavenly sacrament, we beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption. Through Christ our Lord. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga kumukuha po ng medalyon at yung mga imahe ng Nazareno dito sa atin, sa opisina. Salamat po. Ang mga ito po, malilikom po dito sa medalyon at imahe ay gagamitin po lalo na sa pag-ayos ng kuryente ng ating simbahan. Kaya't salamat po sa inyong tulong. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda, salamat po. Agad-agad tayong nagpadala ng tulong sa Batanes, sa Ilocos Norte, na nasalanta nitong nakaraang bagyo at regular po, buwan-buwan, tumutulong tayo sa mga parokya na may programa para sa mga mahihirap at nangangailangan sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At alam po, gaya ko nang sabi ko kanina, sa ganitong misa, marami sa inyo ang dumayo pa sa Quiapo para magpasalamat. Kaya mamaya po, pagbaba ko, gusto kong makilala, mabasbasan nyo, may birthday, may wedding anniversary, lapit po kayo, huwag kayong matakot, hindi ako magpapalibre sa inyo, magpapapansit. No? Pag gusto ko kayong mabasbasan, yung mga nagpapasalamat, gumaling sa sakit nila, nakapasa, at yung mga galing din po sa mga malalayong lugar. May nung isang linggo, may taga Batanes, meron taga Misamis, may taga Tacloban, at sa iba-iba pang mga bahagi. Huwag po kayong mahiya. Kami po'y natutuwa dito sa Dambana ng Nazareno. Tanggapin po kayong lahat. Sapagkat ang Dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Kaya lapit lang po kayo mamaya pagbaba ko para sa pagbabasbas. Not all of us can see God, but all of us can recognize the presence of God in our lives. Lord, let your face shine upon us. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed are you, God, Father of our Lord Jesus Christ. You gave your Son to be our way. Make us follow him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you have revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. Set your church in this world a true light for all. Grant that we who enter this holy shrine may walk in your ways as disciples of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless these religious articles that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey here on earth, may we set our hearts on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go, glorify the Lord by your life. Thanks be to God.
Christ. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin.